Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Naging single mom ako nung pumanaw ang aking mister sa ibang bansa dahil sa trahedya. Apat ang aking supling noon. Biglang naulila, biglang nawala ng mister, biglang nawala ng ama ang mga anak ko, at higit sa lahat, bigla kaming nawala ng kabuhayan. Kaya naman labis akong napilayan, lalo na ang bunso ko ay 6 na buwang gulang pa lamang. Sa kompensasyong natanggap ko, pinampuhunan ko ito sa isang maliit na sari-sari store at nagtitinda ng pangmeryenda gaya ng turon, banana at kamote cue. Paminsan-minsan ako ay nagpapa 5-6 kapag may extra ako dahil malaki ang tubo ko dito na ginagamit ko pambili namin ng ulam. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi din sa tulong ng panganay kong anak na babae. Sa edad niyang 10 taon, siya na ang katuwang ko sa buhay at sa pag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Hindi lamang iyan, siya ay meron ding likas na talino. Kaya naman pinilit kong iginapang siyang makapag-aral. Habang ako ay abala sa pagtitinda, siya din ang nagtuturo sa kanyang mga kapatid hingil sa kanilang mga takdang aralin. Bagamat ako ay labis na abala upang mapunan ang lahat ng aming pangangailangan, nagpapasalamat naman ako dahil ang mga anak ko ay masunurin at mababait. At sa paglipas ng panahon, natuwa ako dahil nagkaroon ng scholarship ang aking panganay na ipinangalan ko sa isang bulaklak na Iris na mayroong kahulugang nagsisimbolo ng pag-asa. Sa ibinigay na pagsubok sa amin ng Panginoon, minsan titingin lamang ako sa Kanya upang pagkuna ng pag-asa. Nung nakakuha siya ng scholarship, nagkaroon ako ng pag-asa dahil napakalaking tulong nito upang matugunan ang kanyang pag-aaral. Gayunpaman, meron pa kaming kailangang paggastusan dahil ang iba ko pang mga anak ay nag-aaral din tulad niya. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang makonsensya dahil hindi naramdaman ni Iris ang pagiging bata. Magmula noong siya ay maulila, yung bang naglalaro sa labas kasama ang mga bata, yung na-enjoy niya ang kanyang kabataan, yung walang inaalala, yung walang responsibilidad. Pero dahil iba ang nakasulat sa aming kapalaran, siya ay naging mature kaagad sa edad niya. Umako ng mga responsibilidad at niminsan hindi ko siya narinig na nagreklamo na bakit ganito ang buhay natin, bakit kailangan ko itong gawin. Kapag dumarating ang panahon na nawawalan ako ng gana o pagod na pagod, pagmamasdan ko lamang siya at hahaplusin ang kanyang buhok, ito na ang nagbibigay sa akin ng panibagong lakas upang magbigay ng pag-asa. Sa totoo lang, hindi lang naman si Iris ang nagbibigay sa akin ito, maging ang mga kapatid nito. Na habang pinagmamasdan ko ang mga anak ko, sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong magpatuloy at maging matatag. Lalo na nasa kolehiyo na ang aking panganay. At ang nasa isip ko, kaunting taon na lang ang aming gugugulin, makakaraos din kami. Bukod sa kanyang pag-aaral, nagtatrabaho din si Iris gaya ng pagbibigay ng tutor online na nagsimula magmula noong tumigil siya sa trabaho bilang service crew. Sa pamamagitan nito, nakaipon siya ng pambili ng murang computer at nagpakabit kami ng internet dahil sa nauusong pwedeng kumita online. Sa taglay niyang talino at diskarte, hindi na niya kailangang bumiyahe para lang magtrabaho. Sa pagiging maabilidad ng anak ko, nalalampasan namin unti-unti ang mga pagsubok na ito. Kaya naman, labis-labis ang aking pasasalamat kay Iris. Hindi lamang sa kanyang tulong na nagbigay din ito ng inspirasyon sa mga kapatid niya na mag-aral din ng mabuti. Na maging magaling sa klase upang makakuha ng mataas na marka para sa paghahanda ng kolehiyo at matanggap sa oras na mag-apply sila ng scholarship. Ang pagkakaiba ng mga bunso ko sa kanilang ate ay naranasan nilang maging bata. Ang paglalaro sa kalsada
o yung tila ba walang nakasalong responsibilidad. Hindi katulad ni Iris. At lahat sila ay puro lalaki. Kaya naman nasa huli din ang kanilang pagmamature. Bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga tulong ni Iris sa tuwing kaarawan niya, binibilhan ko siya ng isang mamahaling bagay na kailangan niya. Gaya na lamang ng cellphone o di kaya'y pandagdag sa pambili niya ng laptop o mga kailangan niya sa paaralan. Tulad na lamang noong binilhan ko siya ng mumurahing cellphone na ilang buwan kong pinag-ipunan. Hindi ko maiwasang malungkot dahil kahit na siya ay nagtatrabaho noon bilang service crew, wala man lang siyang cellphone. Noong nagkataon na bumili ako ng cellphone, meron itong promo kaya dalawa ang nabili ko, isa para sa bahay at isa para kay Iris. Ate, pasensya ka na at ganitong cellphone muna ang maibibigay ko sa'yo. At lagi ako nagpapasalamat sa mga tulong mo sa amin. Maligayang kaarawan anak, sambit ko. Makikita ko ang ngiti sa kanyang mukha at sasagot na, Ma, bakit ka humihingi ng sorry? Ang ganda-ganda kaya nitong cellphone na to, pwede na akong mag-text o tumawag sa inyo. Meron na po akong magagamit. Maraming salamat po, Ma. At mapapansin mo ang kilig sa kanyang pagmisi. At ganun din nung nalaman ko na kailangan niyang bumili ng laptop. Ate, ito yung naipon ko. Pwede mong ipangdagdag sa pambili mo ng laptop. Ituring mo na din itong pampuhunan sa online class mo. Sambit ko. Talaga, Ma? Maraming salamat po. Pag-iigihan ko po sa trabaho. Wika niya ng nakangiti. Sa mga anak ko, kahit na nakikita nilang nagbigay ako ng ganoong kamahal na bagay sa kanilang ate, hindi sila nagreklamo dahil naiintindihan nila ang aming sitwasyon. Wala akong narinig na bakit si ate ganito, bakit si ate may ganyan. Na alam nila na pareho kami ng kanilang ate na nagsasakripisyo upang maitaguyod ang aming pamilya. Kahit na mga lalaki ang mga bunso ko, marunong silang gumawa ng gawaing bahay. Aaminin kong merong pagtatalong nagaganap o nagtuturuan kung sino ang kailangang magsaing, magluto, maghugas ng plato o maglaba. Pero nasusolusyon na naman nila ito, lalo na kapag ang ate nila ang nagsusuway sa kanila. Hindi ko maikakaila na sa tingin ko na ispoil sila ng kanilang ate. Dahil kapag araw ng kanyang sahod, nariyang bibili ito ng karneng baka at magluluto ng masarap na putahe bilang aming ulam. Hindi man kami nakakakain sa mga kainan, pero sapat na ang isang magarbong kaldereta para sa amin. At ang espesyal na putaheng kare-kare na madalas naming handa sa tuwing araw ng Pasko o hindi kaya ay bagong taon. Hanggang sa dumating ang araw na nakatapos ang aking panganay. Nagtapos siya sa kursong nursing. Hindi ko mapigilang maluha nung oras na siya ay magmarcha sa entablado. Yung pakiramdam ko na sobrang proud na hindi mapapantayan ng anumang salita. Hindi ko mailarawan ang kaligayahang nararamdaman ko nung mga sandaling iyon. Lalo na nagtapos din siyang merong karangalan. Bukod sa nakatapos siya, habang siya ay nagtuturo, siya ay nagre-review para sa kanyang nalalapit na eksaminasyon. Sa lahat ng kanyang pagsisikap, nagbunga naman ito at siya ay nakapasa at nagkaroon ng lisensya sa kanyang napiling propesyon. At matapos nito, nakapasok siya sa isang maliit na klinika na pag-aari ng mag-asawang doktor, isang OB-GYN at pediatrician. At meron din itong lying in. Ilang buwan pa lang siyang nagtatrabaho doon na akala ko makakaluwag-luwag na kami dahil ang pangalawa kong anak ay nais magtrabaho muna bago magpatuloy sa kolehiyo. Sa kadahilan ng hindi siya nakapasa sa scholarship. Subalit sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit na akala namin ay simpleng pananakit lamang ng kasukasuhan hanggang sa ito ay tuluyan ng nanghina. Dito rin namin natuklasan na meron siyang tumor sa tuhod at ang tumor na ito ay isang uri ng cancer.
Agad kaming pinayuhan ng doktor na operahan upang hindi kumalat ang cancer cell sa kanyang katawan. Sa operasyong gagawing iyon, kailangang putulin ang kanyang binti. Para talaga kaming pinagsakluban ng langit at lupa nung malaman namin ang sitwasyon ng pangalawa kong anak. Hindi ko alam kung paano namin hahagilapin ang ganoong kalaking halaga sa pagpapagamot nito. Tila ba sinusubok ng Panginoon ang aming lakas, pananampalataya at katatagan na harapin ang pagsubok na ito. Gaya ng ibang mga magulang na gagawin lahat para sa kanilang anak. Kaya naman, lumapit ako sa munisipyo, mga barangay at mga pampublikong ospital para lamang magamot ang aking anak. Dahil sa pag-aasikaso ko sa pangalawa kong anak na may sakit, ang anak kong si Iris ang sumalo ng lahat. Hindi ko kasi magawang ipagpatuloy ang pagtitinda kong merienda dahil madalas akong nasa ospital. Kasabayan nito, napansin ko din na tila ba mas tumanda ng ilang taon ang anak kong si Iris dahil maging siya naghahagilap ng pera para sa aming gagastusin. Hanggang sa isang araw, ibinalita sa akin ni Iris na siya ay nais magpakasal. Ang kwento niya sa akin ay kaklase daw niya ang lalaking iyon nung siya ay nasa kolehiyo. Bukod sa pamilyar na sila sa isa't isa, anak din pala ito ng kanyang amo na kanyang pinapasukang klinika. Hindi naman sa ayaw kong lumigaya ang anak ko, pero tila ba ako ay nabigla sa pangyayari dahil parang ang hirap paniwalaan na too good to be true, ika nga. Sa tanang buhay ni Iris, hindi siya nagkaroon ng karelasyon. Hindi ko maiwasang maisip bakit siya ang napili. Kung totoo nga bang mahal siya na lalaki, o hindi kaya ang maapi dahil halatang halata na sila ay may pera. Kapansin-pansin sa reaksyon ng aking mukha ang matinding pag-aalala. Kasi ang mas lalong pumasok sa aking isipan ay malaki ang posibilidad na maapi siya. Marahil kakapanood ko ito ng drama sa telebisyon kaya hindi ko maiwasang mabalisa sa kanyang kapalaran. Ma, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Hindi naman po ako magpapakasal kung hindi ko naman po mahal. At isa pa po, makakatulong din po ito sa pagpapagamot sa kapatid ko. Malumanay niyang sambit. Pero ate, hindi maalis sa isip ko ang mag-alala. Lalo na iba sila kaysa sa atin. Ito na ba talaga ang desisyon mo ate? Sambit ko. At nakita ko siyang ngumiti at tumango. Sa dami ng naitulong mo sa akin, ayoko namang maging hadlang sa kasiyahan mo. At kung buo na talaga ang desisyon mo, hindi kita pipigilan at ibibigay ko ang aking basbas anak. Dagdag ko sabay niyakap siya ng mahigpit. Nakakahiyamang aminin pero nakaramdam ako ng kaunting kaginhawahan nung siya ay ikinasal. Dahil masaya ako para sa kanya. Hindi ko din mapigilang malungkot magmula nung siya ay bumukod. Hindi na niya kami kasama sa bahay at doon na siya nanirahan sa bahay ng kanyang mister at mga biyanan niya. Malaki ang tahanang iyon kaya naman doon muna sila nakatira habang hindi pa daw sila nagkakaanak. Kasabayan nito na ipagamot din namin ang kanyang kapatid, naoperahan, napakimo at matapos ang ilang taong paggagamot, matagumpay din ang bone marrow transplant na isinagawa sa kanya. Ang bunso kong anak ang naging donor nito, kaya kalaunan ang anak ko ay gumaling. Kung hindi dahil din sa tulong ng asawa ni Iris, hindi din namin ito makakamit. Sa lahat ng aming suliranin, ang anak kong si Iris ang tagasalo ng lahat ng ito, kaya hindi ko maiwasang mahiya sa tuwing makikita ko ang anak ko o hindi kaya ibibisita siya sa aming tahanan. Bukod sa laki ng tulong niya sa pagpapagamot sa kanyang kapatid, nagbibigay din ito ng pambaon sa kanila paminsan-minsan. Sa tulong niyang ito, ako ay nakapagsimulang mag-ipon at nung nakaipon na ako ng pampuhunan sa 5-6, sinabihan ko si Iris na asikaswi naman niya ang kanyang sarili. Ang kanyang dalawang nakababatang kapatid, hindi man scholar pero nasa pampublikong universidad naman ito nag-aaral. Kaya naman hindi rin mabigat ang kanilang pangmatrikula. Ngunit tumutol pa rin ito si Iris at sabing,
Pero ma, mahirapan pa din kayo. Ganito na lang po. Tutulong po ako sa baon at kapag gipit po kayo sa pambayad ng matrikula, mag-aabot po ako sa inyo. Wika niya. Salamat ate, nakakahiya na kasi lalo na meron ka ng asawa. Nakayuko kong sambit. Niyakap niya ako at sumagot ng, wala po yun ma, ang mahalaga, makaraos po tayo, kaunting tiis na lang po. Maging ang mga kapatid niya ay labis na nagpapasalamat sa kanilang ate. At sa tuwing kaarawan ng mga kapatid ni Iris, meron itong magandang regalo at hindi lang kaldereta ang nakahain sa aming mesa. Ngayon, nasa bawat merong kaarawan, hindi na mawawala ang kare-kare sa aming hapagkainan. Halos kalahating dekada na ang lumipas, wala pa ding anak si na Iris at ang mister nito. Nabanggit lang sa akin ni Iris na hindi pa sila handa ng kanyang asawa. Napaisip ako dahil maaaring sa kanyang pagtulong sa kanyang mga kapatid na kung siya ay magkaroon ng anak, maapektuhan ang kanyang pagsustento at mga atensyon dito. At maaaring pinapatapos muna niya ang kanyang dalawang kapatid na nasa kuleyo. Sa oras na makatapos ang kanyang mga kapatid, panigurado akong dito na kami tiyak na makakaluwag-luwag. Hanggang sa meron akong napansing kakaiba kay Iris. Gaya ng pagdalang ng kanyang mga text messages, pagdalaw sa bahay, mga pagtawag niya bilang pangangamusta, bukod dyan, dumalang din ang pagkikita namin. Hindi lang iyan, kung noon sa tuwing bibisita ito sa bahay, sa labas pa lang ng pintuan, mararamdaman mo na ang masigla niyang aura. Ngayon, napansin ko na ang kanyang matamlay at tulalang reaksyon. Nagdala siya ng pasalubong cake at pruta sa kanyang mga kapatid, pero habang masayang kumakain ang mga ito, pinagmamasdan niya ito ng may lungkot sa kanyang mga mata. Ate, anong problema? Malumanay kong tanong. Ah, wala po ito ma. Pagod lang po siguro ako. Marami po kasing pasyente sa lying in. Sagot niya. Nung oras na marinig ko ito, pinahiga ko siya sa kama at binigyan ng masahe. Alam kong merong bumabagabag sa kanya o marahil nag-away silang mag-asawa. Nais ko mang malaman pero hindi na ako nangialam. Away nilang mag-asawa iyon at mahirap na itong panghimasukan. Pinagtimpla ko din siya ng chocolate drinks na galing sa sachet na paborito niyang inumin nung nakatira pa siya dito sa bahay. Batid kong maliit lamang na bagay ito pero nais kong makatulong upang maibsan ang kanyang mga alalahanin. At isa pa, magsasabi naman ito kapag gusto niya. Matapos ang kanyang pagbisita noon, dito ko na napansin na mas lalong dumadalang ang kanyang pagpaparamdam. Dumaan ang mga linggo at umabot ng isang buwan. Tila, nakapagtataka na hindi man lang siya nagte-text o tumatawag sa akin. Ang huling kausap ko sa kanya ay labis na abala ang kanyang klinika sa dami ng pasyente. Kaya naman, hindi ko siya iniistorbo. Ngunit, isang buwan na ang nakalipas. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mapakali at nais kong malaman ang kanyang tunay na lagay. Nagtungo ako sa bahay kung saan siya tumutuloy. Ngunit pagdating ko doon, walang tao. Maging kasambahay ay wala din. Mag-iintay na lang ako, sayang naman ang ibinayahe ko, sa isip-isip ko. Bago ako nag-intay, kumain muna ako saglit dahil hindi ko alam kung gaano ako katagal mag-iintay doon. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga paa ko ay sadyang dinala ako na magpunta sa bahay nila. Maya-maya pa, mga halos 2 oras ang pag-iintay, natanaw ko na ang sasakyan ng aking manugang. Mula sa kanto, kaya naman nagdesisyon akong puntahan at batiin ito nang biglang merong lumabas na ibang babae sa loob ng sasakyan. Bigla akong napaatras. Sa sobrang bilis, hindi ko na malayan ang sarili ko na nagtatago na pala ako. Sana pinsan niya lang. Sana pinsan niya lang. Na ilang beses kong pinaulit-ulit sa sarili ko. Ngunit napanganga ako nang bigla niyang hinalikan sa labi ang nasabing babaeng iyon. At natataranta akong binuksan ang kamera sa cellphone upang kunan ng ebidensya ang kahayupan ng aking manugang. Bukod sa paghalik, kaakbay niya itong kasama na pumasok sa tahanang iyon.
Hindi ko mapigilan na ikuyom ang aking kamao hanggang sa napansin ko na labis na tumutulo ang mga luha ko. Dito na ako napatanong sa Panginoon kung bakit. Bakit tila ba nagiging suki kami ng suliranin? Bakit si Iris, ang pinakamabait at matulungin kong anak, hindi siya nararapat sa ganitong klase ng parusa? Labis na sumisikip ang dibdib ko para sa anak ko. Pag-uwi ko sa bahay, dito ko ilang beses siyang tinatawagan at nung nag-text ako sa kanya, sagutin mo at importante, dito lamang niya sinagot ang aking tawag. Nung pagkasagot niya, parang armalite na dire-diretso ang aking pagsasalita na pati ang sarili ko, hindi ko na maintindihan. Alam mo ba ang mister mo ay may babae, napakahayop? Wika ko at patuloy na nagsasalita ng purong negatibong komento hingil sa kanyang taksil na mister. Hanggang sa napansin kong tahimik lamang ang anak ko at hindi nagsasalita. Ang inaasahan kong kanyang reaksyon ay iiyak siya. O mabibigla, o sisigaw na, hindi, hindi totoo iyon. Na nagkamali lang ako nang nakita. Pero sa kabila ng pagsisigaw ko, dahil sa aking nag-aalam na galit at pagkadismaya sa aking manugang, si Iris mukhang alam na ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang mister. Huwag mong sabihin, alam mo na. Bigla kong sambit. Tahimik lang siya at nagsalita na sa susunod na lang kami mag-usap. Kahit na nais ko siyang kausapin, siya na mismo ang nagbaba ng tawag. Nung gabing iyon, hindi ako makatulog. Nais kong tuklasin kung ano ang nangyari sa aking anak. Bigla din akong nakaramdam ng matinding paninikit ng dibdib at pagsisisi sa sarili ko dahil hindi ko man lang napansin na meron siyang pinagdadaan ng problema at hindi ko man lang siya madamayan. Naisipan kong puntahan sa klinika ang anak ko upang sabihin ang natuklasan ko. Pagdating ko doon, nakilala ako ng receptionist at sinabing nasa opisina ang anak ko at maaari akong magtungo doon. Sarado pa ang klinika, kaya naisip ko baka abala ito sa paghahanda ng pagbubukas. Ngunit habang papalapit ako ng napapalapit sa nasabing opisina, meron akong narinig na boses. Boses ng anak ko at ang boses ng kanyang biyanang babae. Anong inireklamo mo dyan? Pasalamat ka nga at pinakasalan ka ng anak ko. Diba, kasama iyon sa usapan? Natutulungan namin ang kapatid mong magpagamot kapalit ang pagtatrabaho mo dito. Buti nga, pinayagan namin ang isang tulad mong hampas lupa na mapabilang sa aming pamilya. Kaya imbes na magreklamo ka sa pambababae ng anak ko, ang atupagin mo itong klinika. Aba, hindi birong pera ang ginastos para sa kapatid mo at alam mo yan. Kulang pa ang pagkakandakuba mo para mapalitan iyon. Isa pa, fling lang naman iyon. Ano namang masama? Boys will be boys, ika nga. Tigilan mo nga ako sa daing mong yan, nakakasira ng araw. Tsaka, tingnan mo ang sarili mo. Kung lalaki din ako malamang maghahanap ako ng iba, mukha ka ng losyang, take note, wala ka pa ng anak ha, kasalanan mo din yan. Pangungutya ng balae ko sa mga anak ko. Nagsasalita pa si Chris nang bigla siyang pinutol ng kanyang biyanang babae na, manahimik ka na lang, pasigaw nito. Sa puntong ito, hindi ko maatim ang ginawa nila sa anak ko kaya naman dali-dali akong nagpunta sa opisinang iyon sa pag-aakalang dalawang tao lamang sila doon. Ngunit pagbukas ko ng pintuan, nandoon ang buong pamilya. Biyanan kong babae, lalaki at ang manugang kong lalaki. Lahat sila ay nakaupo, samantalang aking anak ay nakayuko at nakatayo na tila ba siya pa ang nagkamali. Isa laban sa tatlo na pinagtutulungan nila ang anak ko. Dito ko napagtanto na isang alipin ang turing nila sa kanya. Nagsisisigaw ako doon at ipinagtanggol ang anak ko. Kita mo yan? Ang ugali niyang mga walang pinag-aralan. Pangaasar ng ngisi at wika ng biyanan kong lalaki. Oo, wala akong pinag-aralan pero mas nakakahiya kayo dahil naturingan kayo mga doktor pero masahol pa sakali ang mga ugali ninyo. Ang pagkonsinti nyo sa baluktot na pag-uugali ng inyong anak. Kayo ang kailangan mag-aral ng tamang asal at pag-uugali. Hindi ata yan itinuturo sa medisina at itinoon ang atensyon ko sa manugang ko. At ikaw naman Miguel,
Dahil hindi ka maturuan ng nanay mo na humingi ng tawad sa anak ko, ako na ang magpapaalala sa'yo. Humingi ka ng tawad sa lahat ng katarantaduhan mong ginawa at sa sakit na pinaranas mo. Naiirit akong wika. Eh, hindi ko naman itinanggi. At saka, kahit na mag-sorry ako ngayon, may posibilidad na gawin ko itong muli. Tsaka huwag niyo akong utusan, sagot niya ng nakangisi. Hayop ka? Wala ang karapatang pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko, sigaw ni Iris sa mister niya. Hoy, huwag mong sigawan ng anak ko, biglang sabat ng biyanan nitong babae. Siyempre ako din sumigaw at ipinagtanggol ang anak ko. Nang bigla kong sinugod ang hinayupa kong manugang, nasampal ko ito. Pero ilang saglit lamang, biglang umikot ang aking paningin at naramdamang mahapdi ang aking pisngi. Ang balae kong babae ang sumampal naman sa akin. Handa na akong sumugod at makipagrambulan nang bigla akong pinigilan ng anak ko. Hinihila niya ako palabas ng pintuan at nagsabi na, Ma, tama na. Tumigil na kayo. Aba, bakit ako ang pinapatigil mo anak? Kakampi mo ako, hindi mo ako kaaway. Sambit ko. Ma, pakiusap. Gulo ko ito. Problema ko ito, please. Huwag kayong mangialam. Pabayaan niyo po ako. Wika niya. Makinig ka sa anak mo at alisin mo sa klinik namin ang dala mong pagka-squatter. Pagpatol ng biyanan kong babae. Nung ayaw ko pang umalis, hinila ako ng malakas ni Iris. Ma, pabayaan niyo na ako, okay? Gulo ko ito. Huwag kayong makialam. Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik pa dito. Pasigaw niyang sambit. Iyon ang unang pagkakataong nakita kong ganoon si Iris. Parang hindi siya ang anak ko. Hindi ko siya kilala. Ang anak kong gusto ko lang protektahan at ipagtanggol, siya pa mismo ang nagpaalis sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagsusumiksik siya doon. Hindi ko maintindihan kung bakit iyon ang pinili niya. Tunay ngang magkahalong lungkot at galit ang aking nararamdaman. At pagka-uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog dahil sa labis na pag-aalala sa anak ko. Hindi ko mapigilang tumangis dahil alam kong dahil sa amin kung bakit niya pinasok ang relasyong iyon. Kung bakit siya nasa ganoong sitwasyon. Hindi ko mapigilang madismaya sa aking sarili dahil alam kong marami akong pagkukulang sa kanya. Sinubukan ko siyang i-text at tawagan, pero wala akong natanggap na reply o tawag mula sa kanya. Nangangahulugang, ayaw niya akong makita. Magmula nang nangyari iyon, naputol din ang aming komunikasyon ng halos isang taon. Hanggang isang araw, nakita ko siyang may bit-bit na maleta at umuwi sa aming bahay. Sa araw-araw kong pag-aalala sa kanya, sa bawat gabi na palagi akong nagdadasal na sana ay maayos ang kalagayan niya at mukha namang pinakinggan ng Diyos ang aking mga panalangin dahil bumalik siya sa amin. Dito niya ibinahagi ang lahat. Maganda at maayos ang pakikisama sa kanya ni Miguel nung una. Ang totoo niyan, sa isang asignatura lang sila magkaklase. Nagkataon din daw ang pag-apply niya sa nasabing klinika sa paghahanap ng experience ay pagmamaari pala ng mga magulang ni Miguel. Hindi niya sukat akalain na mga magulang niya ang mag-asawang doktor na iyon. At dito nagsimula na makilala nila ang isa't isa. Matapos ang una nilang taon bilang mag-asawa, hindi siya nabuntis. Dito sila nagpakonsulta at napag-alamang baog ang mister nito at malabong magkaanak. Magmula daw noon may pagka-irritable ang mister niya at hindi lang daw mister niya, maging mga biyanan din daw niya. Nung una, tamang pag-iwas lang sa kanya at yung pag-utos na halatang mainis. Hindi niya ito binigyan ng pansin dahil sa isip niya, mga dismayado ang mga ito. Isa pa, nagbigay din sila ng tulong sa pampagamot sa aking anak na babayaran ni Iris sa pamamagitan ng pagtatrabaho doon sa klinika. Kahit nasa pagpapagamot ng kapatid niya na meron naman kaming natatanggap na suporta mula sa gobyerno, kaya meron kaming nagagamit na karagdagang panggastos na gamot na kailangan niyang bilhin. Dahil sa pagtulong ng pamilya nila sa aming pamilya, isinantabi ni Iris ang kanyang inis.
Hanggang sa, pati sa bahay, ginawa na din siyang katulong. Pati ultimo pagkuha ng tubig ay iuutos pa sa kanya. Pagod na siya sa klinika, lying in, pati pag-uwi sa bahay wala siyang pahinga. Dahil madaming utos ang pinapagawa sa kanya ng kanyang birnan. Iyon pala ang rason kung bakit lagi siyang pagod na pagod at nagmukhang matanda. Sabi niya, matitiis niya ang pangaapi ng mga biyanan niya. Pero ang huling nagpaputol ng pisi ng kanyang pagpasensya ay nung matuklasan niyang ng babae ang kanyang mister. Dito na siya nag-isip ng paraan kung paano lumaban at kung sa paanong paraan. Bukod sa paglikom niya ng ebidensya ng pambababae ng kanyang mister, madali din siyang nakakuha ng ebidensya laban sa kanyang mga biyanan. Naalala niyo po ba na nabanggit niya na pati sa bahay ginawa siyang katulong? Ang aksyong ito ay hindi inaasahang magiging pabor sa aking anak bilang kanyang alas. Dahil isang beses, nung naglilinis siya ng kwarto, hindi niya sinasadyang makita ang isang ledger na naglalaman ng undeclared sales para iwas sa pagbayad ng buwis. Sa kanyang paglikom ng ebidensya, kailangan niyang labis na maingat. Kaya naman nung araw na naganap ang senaryong pinaalis niya ako, hindi pa daw sapat ang kanyang ebidensyang nalikom at ayaw niyang masira ang kanyang plano. At nung sapat na ang kanyang katibayan, kasama ang isang abogado, nag-file siya ng legal separation at malaki ang kanyang settlement na nakuha bilang danyos sa kanyang underpay, overwork, masamang trato, emosyonal at psikolohikong dulot nito sa kanya. Hindi siya mapatulan ng kanyang mga biyanan dahil meron din siyang kopya ng ledger ng mga ito. Kaya kung nais nilang manahimik at hindi magbayad ng buwis, sinunod nila ang kondisyon ni Iris. Kasabayan nito, nung umuwi siya sa amin, ipinaalam niya rin na oras na para naman sarili niya ang kanyang isipin. Nung marinig ko iyon, labis akong napaluha dahil sa dami ng hirap ng kanyang pinagdaanan mula ng pagkabata hanggang ngayon, hindi ko mahindian ang kanyang hiling. Kaya naman kahit na masakit sa loob ko ang desisyon niyang mangibang bansa, pinayagan ko siya upang makapagsimula, makapag-move on at mas madaling makalimot. Isa ako sa mga magulang na nais na umunlad at maging masaya ang kanyang anak, kaya iyon ang ibinigay ko sa kanya. Ilang taon na ang lumipas, opisyal ng legal silang hiwalay ng dati niyang asawa. At siya ngayon ay nurse na sa bansang Canada. Ginamit niya ang perang nakuha niya at pinang-aral niya doon. Kasama niya din doon ang pangatlo kong anak at susunod na din ang pinakabunso na pareho nilang sinundan ang yapak ng kanilang ate na maging nurse. Ako at ang pangalawa kong anak ang naiwan dito sa bansa. At kahit na siya ay may kapansanan, hindi ito naging hadlang upang makatapos siya at makamit ang kanyang propesyong IT. Lahat sila ay meron ng magagandang trabaho at propesyon at mas maayos na din ang aming buhay. At ang lahat ng ito ay naging posible sa pagsisikap at busilak na puso ng aming ating si Iris, na habang buhay akong magpapasalamat sa ginawa niya para sa aming pamilya. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po rin bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Rachilda Ramirez. Rav Rags. Marilu 653.